Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hello Popoy at Bea, and of course, hello sa mga nagagwapuhan at nagagandahang mga viewers na nakatutok ngayon. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Joshua. I'm in my 20s, pero konting hinga na lang, e pa 30s na rin. Sa kasamaang palad, Popoy at Bea, gustuhin ko mang maging natatanging bida sa story ang ito, e may isang hindi pumayag ang nagpumilit na maki-join. Hello, Popoy at Bea, and of course, mga kamorkada. Kung ang isang lalaking to, gusto itago ang pangalan niya, ako hindi. Sasabihin ko ang tunay kong pangalan. My name is Joanna. Kaedad ni Joshua, and isa kong professional in the event planning industry. Okay, so ganito. Napasulat kami kasi sabi ng friends and family namin, bagay daw i-dear MOR yung mga pangyayari sa buhay namin. Actually, dapat buhay ko lang. Pero sige, pinagbigyan ko na lang kasi sumingit itong si Joanna. So, saan ba tayo mag-uumpisa? Alam ko na, Popoy at Bea. Noong mga bata pa kami, sa isang compound ng apartment lang kasi kami nakatira ni na Joanna. Magkapitbahay kami, in short. Well, sige, magkababata na nga rin. Naging mag-BFF na rin kasi yung mga nanay namin. Kaya simula nung nag-apply bilang domestic helper ang nanay ko nung high school pa lang ako, ang nanay na ni Joshua ang tumitingin-tingin sa akin. Mag-isa na lang kasi ako sa bahay noon. Hindi ko kilala ang tatay ko at nasa malayong lugar ang mga kamag-anak namin. Kaya si Nanay Tess ang naging pangalawa kong ina. Unfortunately, ine-expect din ni Nanay Tess na kahit papaano, magiging pag-BFF din kami ng anak niyang si Joshua. Ang touching pakinggan, no, Popoy at Bea? Pero sa madaling salita, saling pusa lang itong si Joanna sa pamilya namin. Ay, buwis ko! Anong ginagawa mo pang ising-ising ka pa dyan? Aray! Ha? Magsapatos ka na! Anong oras na? Wala ka pang balak pumasok, ha? Ano, tinatamad ka na naman, ha? Hindi, aray! Anong dinay? Hindi ka papasok, ha? Ako talagang hinahamon mo, pasensya ko, ha? Asa na ba yung bakya ko? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ako tinatamad. Papasok ako! Papasok ka? Pwes magsapatos ka na at lumayos ka na! Dalian mo bago kupakain sa itong medyos mong hudas ka! Oh, ninay, ito na! Bakit hindi mo gayahin yung anak ni Heidi, si Joanna? Naku, pagkabait-bait na bata, pagkagaling-galing, apakatalino, napakasipag. Gigising ka pa lang, siya nakabihis na at nakawalis na ng bahay nila. Di katulad mo, napakahirap gisingin. Si Joanna, nauuna pa yata kaysa sa mga manok kung kumilos. Ikaw, napakabatugan mo, ha? May maglinis ng sarili mong kwarto, hindi mo magawa. Hindi siya na lang anak mo. Ano sabi mo? Wala. Ay, naku talaga. Sana siya na lang naging anak ko. Ay, kung pwede lang talaga makipagpalit ng anak, ginawa ko na eh. Sabi na nga ba dapat hindi puro hilata ginawa ko nung pinagbubuntis kita? Ayan tuloy! Puro hilata rin yung pinaggagawa mo! Alis na ako! Hoy Joshua! Huwag kang magkakating ha! Sayang pinapadala pera ng tatay mo! Pag nahuli na naman kita, huwag ka na mag-aral! Ay! Joanna! Po! Naku, paantay naman itong si Joshua ko! Sabay mo na papasok. Papasok ako! Alam ko, nyemas ka. Kaya nga marunong ka na mag-cutting eh. Ay, Joanna, isabay mo na ha. Siguraduhin mong mag-a-attendance yung gonggong na yan. Sige po. At saka pauwi na rin ha. Kahit kalad ka rin mo papauwi, okay lang. Baka magpunta ka na naman ng computer shop niyan ha. Joshua, sinasabi ko sa'yo ha. Pag hindi ka nakagraduate. Sige na, Joanna ha. Isabay mo na. Sige ho. Salamat, Mac, ha? Kain ka sa amin mamayang hapunan, ha? Sige ho. Bye-bye po. Ingat kayo. Ah,
Oo, saan ako pupunta? Dito daan papunta ang school, huy. Huy, Joanna, saan ako pupunta? Ay, sino ka? Lo! Hindi kita kilala. Chupi. Wow! Alam mo, believe talaga ako sa pagiging artista mo, no? Kunwari, mabait ka kapag kaharap mo sila mama, pero ang totoo, napakasama ang ugali mo. Bakit ka ba sumusunod sa akin, ha? Hoy, isa lang po tayo ng pupuntahan. Alam nga, lumipad ako. Pwede ba? Tsaka sabi ng nanay ko, bantayan mo daw ako. At bakit ko gagawin yun? Malaki ka na, di ba? Kaya mo nang pumasok mag-isa. Sipat na! Saan ba pupunta? Andun yung papuntang school, oh. Ah! Hindi pa nga ako nakakatapak sa loob ng school cutting agad. Ha? Aabsent ka, no? Wow! First time yata mangyayari yun. Ikaw na top student mag-aabsent? No! Pag nalaman ng nanay mo yan, paktig kang bata ka! At pag nalaman ng nanay ko yan, wala na. Hindi ka na mahal nun. Hindi ka na invited sa bahay. Okay ka na. Ge, punta ka na dun sa kabilang kanto. Maglakad ka papasok. Tignan natin anong oras ka makarating. Basta ako, sasakay ng tricycle. So, good luck! Ay, gagi yung nga. Ba't nga ba ako maglalakad? Di may trek naman. Uy, sabay na tayo! Uy, ati tayo sa bayad, uy! Mag-isa ka! Kuya, kuya! Uy, uy! Uy, Joanna, pasabay! So, may rotonda po, special. Tara po. Ano mo itong gagang to? Pakasama na ugali. Ewan ko ba paano niya nabulag yung nanay ko? Ay, sana may masakin pa akong trike. Buwi ka mag-isa mo. Okay. Lo, umalis. Uy, uy, Joanna! Sabi ng nanay ko, isabay mo raw ako pauwi. Papagalitan ka doon, sige ka. Eh di sasabihin ko, nag-cutting ka. Lo, uy, huwag mo ko sisiraan ha. Bububugin ako ng nanay ko, uy. Mismo! Uy, antayin mo ako. Kanya ka talagang babae ka, no? Napupuno na ako sa'yo eh. Sana siya? Joanna! Hintayin mo, oy! Joanna! Joanna! Ako kakahabol sa'yo. Abutin din naman pala tayo ng 10 taon kaya kantay ng tricycle. Maglakad na lang kaya tayo. Guro, kanina pa tayo nasa bahay kung naglakad tayo. Maglakad ka? Shhh. Hindi ka na, Joanna. Maglakad na lang tayo. Eh di maglakad ka kung gusto mo. Bakit ka ba buntot ng buntot sa akin? Eh kasi baka kung ano na naman sabihin mo sa nanay ko eh. Uy, di mauna ka nang umuwi. Go! Walang pumipigil sa'yo. Eh paano kung may dumating na trike? Eh di mas nauna ka. Bahala ka nga. Pero pwede ba? Huwag ka masyado malapit sa akin. May araw ka. Eh, si nagbabasketball ako eh. Eh, asa ng paki ko? Basta umusog ka doon. Doon ka. Shhh. Bakit ka ba ganyan, Joanna? Ano na naman? Bakit ang sama-sama ng ugali mo? Depende yun sa kasama at kausap ko. Ah, ganun. So sa akin lang masama ugali mo. Bakit sa iba, ha? Ano ba ginawa ko sa'yo, ha? Inaway ba kita, ha? Yan. Yan ang kinaiirit ako sa'yo eh. Dikit ka ng dikit. Buntot ka ng buntot. Eh, pinapasama ko ng nanay ko eh. Sinusunod mo naman? Bakit hindi nanay ko yun? Sa pagbuntot sa akin, sumusunod ka, pero sa gawaing bahay, hindi. Crush mo ko, no? Asa ka, girl. Bahay kong may crush sa akin. Diyos ko po, gusto ko masuka sa sinabi mo. Yabang nito. Ganyan kayo mga babae, porque maganda kung makalait na. Ang sabi mo? Wala ang ganda mo, kaso ang pangit ang ugali mo. Ugh,
Tigil-tigilan mo nga ako, Joshua. Dati ano? Dati crush kita. Dati yun, ha? Ewan ko ngayon. Yuck, Joshua! Pinagsasabi mo? Hoy, kung ano man yung inaasta mo, tigil-tigilan mo na, ha? Una sa lahat, nakakadiri ka. Pangalawa, nakakadiri ka. Pangatlo, nakakadiri ka. Di pagisip mo akong tanga. Diyan ka na nga! Ay, alam ko na pang lalaban ko sa'yo, Maria Juana. Ay, Juana, antayin mo ako, my loves. Sabi tayo mo, eh. Juana, yuhu! Kadiri ka, Joshua! Huwag kang feeling! Yuck! Kinamaalala, paano nagsimula? Ikaw ang laging nasa isip ko, bawat araw laging ikaw ang aking nakikita. Ano ba ang nadarama ko tuwing ikaw ay kasama? Ganyan din ang nadarama ko. Popoyet Bea, so ganun ang setup namin. Sabay palagi pumapasok at umuwi. Sa sobrang syunga-syunga ni Joshua, palagi na lang siyang binibilin sa akin ni Nanay Tess. Kaya kahit mabigat sa loob ko, palaging nakabuntot itong Joshua na to sa akin. Alam mo bakit mabigat sa loob, Joanna? Kasi wala kang malasakit sa kapwa eh. Alam nyo kasi, Popoy at Bea, hindi nyo na itatanong, nung high school pa lang kami, si Joanna na siguro yung may pinakamasamang babaeng, yung pinakamasamang babaeng nakilala ko. Suplada? Feeling maganda? Feeling maganda? Talaga? Parang wala ka namang ganyang pang-asar sa akin dati. Oo na, sige na. Sige, maganda ka na. Pero aanhin mo naman ang ganda kung antipati ka naman, napakasungit at mahilig mamisikal, yung ang hilig mangurot, mamatok, manipa. Kung hindi lang talaga siya babae, naku, baka matagal ko na siyang nasapak eh. As if naman kaya mong manapak ng lalaki, Joshua. Eh duwag ka nga eh. Kapag may away, ikaw yung unang tumatakbo. Popoy at Bea, kung ako antipati ka, si Joshua naman siguro ang pinaka-baboy, pinaka-manyak, mukhang dugyot, amoy dugyot, at astang dugyot na kilala ko. Nakita nyo na. Ang taas ng tingin sa sarili ng Joannang to. Antipati ka na, judgmental pa. Nagsasabi lang ng totoo, judgmental agad. Pero wag ka, Popoy at Bea. Gaganyan-ganyan umasta si Joanna, pero deep inside ay type na type ako niyan. Ang babae talaga, walking contradiction. Magkaiba ang sinasabi sa ikinikilos. Kaya etong si Joanna, kung ano-ano pang mga pinagsasasabi, pero ang ending, mauhulog din pala sa akin. Let me explain, Popoy at Bea. May time kasi nung high school kami na walang ibang ginawa tong si Joshua kundi asarin ako at sabihing crush niya ako at liligawan niya ako. Puro siya joke, puro pang-aasar. Kahit ang totoo, yun naman talaga ang nararamdaman niya. Pero natutorpe lang siyang umamin. Syempre naawa ako. Di pinagbigyan ko siyang manligaw. At bilang mabait ako, sinagot ko rin siya eventually. Kawawa eh. Ah, mabait ka pala ha. Parang hindi naman yata ganun ang nangyari. Alam nyo kasi, Popoy at Bea, kung talaga mabait ka, hindi mo ikahihiya yung boyfriend mo. Itong si Joanna, sinagot nga ako. Pero, ayaw niyang malaman ng iba na mag-on kami. Secret daw muna. Di, anong ibig sabihin nun? Kinakahiya niya ako. Well, alam ko namang angat si Joanna pagdating sa looks, sa brains. Sige na, mas angat na siya sa lahat, okay? Pero may laban pa rin naman ako kahit papano. Kumbaga,
Hindi rin naman lugi si Joanna sa akin. Alis namin. Baon mo, nakuha mo na. Oh, ma. Aba, mabuti naman at hindi na kita kailangang gisingin. Parang natututo ka na yatang gumising ng pusa. Ikaw ba naman, araw-araw magising ng 5 a.m. Sobrang aga akong bumangon. Sobrang aga ko rin tuloy matulog sa gabi. Oh, edi good. Anong good dun? Di ko nakakilala yung sarili ko eh. Nauna pa akong bumangon kaysa sa araw. Kapal na mukha ko unahan yung araw. Oh, this? This me? Sira ulo. Tara na nga. Ay, nabag mo. Oh. Hindi yung mga libro mong hawak. Hindi, okay na. Yung bag ko na lang. Ako na dito. Akin na. Ayoko may bit-bit ka. Ano tingin mo sa akin, Ting-Ting? Doon naman, yung ko lang nahihirapan. Kaya akin na. Wala ka. Oh, ayan. May nakaipit na mga papel dyan, ha. Ingatan mo. Patay ka sa akin pag may nawala dyan. Yes, ma'am. Ayusin mo yung hawak. Oo, kung bahala. Chill ka lang. Eh, lahat na. Wala tayong maabutan trike, eh. Sinasabi ko sa'yo, ha, pag may nalaglag dyan. Teka nga. Oh, ayan, oh. Ilagay ko na lang sa bag ko. Sure nang walang mawawala, ha? Teka, nasaan yung mga libro mo? Ah, sa classroom. Sa classroom? Sa table mo? Alam, mawawala yun. Nasa locker. Locker? Kailan tayo nagka-locker? Yung likod ng blackboard. May espasyo dun, eh. Doon namin iniiwan ni Kier yung mga gamit namin minsan. Alam mo, ikaw? Hebebebebebe! Joanna, pasikat pa lang ang araw. Huwag mong hayaang sirain ko ang araw mo. Kaya relax. Hold hands mo na lang, mabuti pa. Hold hands ka dyan. Habang wala pa tayo sa school. Kahit na, ang dami-dami nating schoolmates dito. Dito lang nakatira, no? Wala naman pa kayong mga yun, eh. Anong wala? Joanna naman, eh. Bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin sa kanila na girlfriend? Joanna? Na girlfriend ba yung anak nung tindera ng siomay sa kantin? Aba, ewan, ikaw naman itong ayaw magpasabi. Uy, hi Heidi, good morning! Aga mo ah! Ba't magkasama kayo ni Joshua? Ito naman, nalimutan mo na yata eh. Sa isang compound lang kami nakatira. Ah, oo nga pala, ano? Eh bakit dala ni Joshua mga gamit mo? Ah, to? Pinapabuhat ko talaga sa kanya yung mga gamit ko. Utusan ko yan eh. Ha? Ako? Utusan mo? Kano nangyari yun? Ikaw naman. Si Heidi lang yan, oh. Huwag ka na mahiya. Ay, pagpasensyahan mo na, Heidi, ah. Ganyan yan. Feeling astig sa school pero sa labas sunod-sunuran naman. At dahil dyan, akin ang gamit mo, Heidi. Ha? Uy, teka, bakit mo kinuha bag ko? Oh, Joshua. Oh, ano to? Pati ang baonan mo, Heidi, akin, ah. Pati baonan ko? Oo naman, maliit na bagay, eh. Oh, Joshua, hawakan mo rin to. Ano ang gawa mo? Ayusin mo pagbitbit ng gamit namin, Joshua, ha? Hoy! Susumbok kita sa nanay mo. Bubuhatin ko lahat to? Anyway, tara na, Heights. Baka mali tayo, eh. Okay, tara. Hoy, nagawa mo pa yung assignments natin sa English? Ang hirap naman ang gustong ipagawa ni sir. Napuyat ako kagabi, kakaisip ng topic. Anak ko guys, wait lang ha. Naglolo ko yung DVD player eh. Pinatawag ko naman na yung technician. Ay, looks naman! Okay lang, sir. Pwede lang gawin natin, sir. Sir, kwento ka na lang ng love life mo. Sige na, sir. Pwede naman si sir. Sir, may girlfriend na po kayo? Oy. Babata nyo pa. Walang ganyang usapan. Sir, kami nga may crush eh. Eh, yung crush okay lang. Pero huwag muna kayo magliligawan. Huwag muna kayo magbo-boyfriend o girlfriend, ha? Sir, si Joshua, may girlfriend. Talaga ba, Joshua? Totoo yan? Tanong mo, sir, sino crush niya? Oh, sige nga, sino crush mo, Joshua? Nandito ba? So ano, sino nga? Meron ba? Meron, sir. Cute. Ay, hindi. Maganda pala. Mahaba ang buhok, mabait, matalino. At higit sa lahat, sweet! Aba, eh sino yan ah?
Sino dito sa klase yung ganon? Si Joanna, sir! Uy, Heidi, ano ako'y dami dyan? Ako, si Joanna ba yon, Joshua? Tino, di naman maganda si Joanna eh. Matalino, oh, pero hindi sweet, hindi mabait. Ay, akala ko si Joanna. Akala ko si Joanna. Naman, hindi naman sila bagay. Oh, eh, di sino pala? Huh, yung anak ng tindera ng siomay sa kantin. Yon ang crush ko. Talugo. Okay lang, iba naman crush ni Joanna eh. Tanong niya si Joanna, sir. Heidi, isa, tumigil ka nga. O, ikaw ba, Joanna? Sino crush mo? Sino pa ba? Eh di si... ano? Yan o, si Ger. Uy, ako? Ha? Talaga, Joanna? Crush mo ako? Yes! Yes! Ano talaga ba? Ito? Itong gunggung na to yung crush mo? O, bakit hindi? Eh, mas pogi naman siya sa'yo. Mabait. At higit sa lahat, sweet. Oh my God, I'm so happy, ah. Joanna, gusto mo tayo na lang? Sinasagot na kita. Guys, kami na ni Joanna. Yes, my girlfriend na ako. Woo! Ulo ka, Ger. Manahimik ka nga dyan. Anyway, tama na yan. Tama na. Get your English books na lang habang inaantay natin maayos yung DVD player. Aww. Oh, pinagbigyan ko na kayo. Oras na para magseryoso. Ayun talaga, oh. Ah, talaga lang ha? Si Kier talaga yung pinili mo sa dami-dami ng classmates natin. Si Kier talaga, ha? Joshua, manahimik ka gumagawa ko ng assignment, ha? Wow! Tingnan mo yung nangyari. Tingnan mo. Parang asong ulo si Kier kakabuntot sa'yo. Kawawa naman yung tao, pinaniwala mo eh. Alam mo, bukas na bukas din, sabihan mo na joke lang yun, Kamo. At huwag siyang umasa, ungas siya. Eh, sino ba may sabing joke lang yun? Hoy, Joanna, ha? Hindi ka na nakakatawa, ha? O bakit? Tingin mo ikaw nakakatawa? Talaga? Maganda at mabait yung anak ng tindera ng siomay sa kantin. O edi sige, ligawan mo. Doon ka na sa kanya. Ikaw naman unang nagsabi kay Heidi na girlfriend ko yung anak ng tindera ng siomay sa kantin eh. Palusot ko kay Heidi. Pero ikaw, anong ginawa mo? Sa buong classroom mo pa talaga pinagmalaki ganong ka in love sa anak ng tindera ng siomay sa kantin? Kaya sige, go. Doon ka na. Takasaya ka sa Unli Siomay. Laklakin mo yung chili sauce kung gusto mo. Wow! Ang galing mo talaga magbalik na ng sitwasyon, no? Ako nung nagagalit nung umpisa, pero nung katapusan, biglang ikaw na. Ay, wow! Bahala ka na nga dyan. Oo, saan pupunta? Uuwi na. Istorbo ka sa assignments ko. Oh, wow! Unahin mo pa yan. Kita mo nang may crisis pa tayo dito, eh. Crisis? Okay. Eh, di break na tayo. Ayan, wala na crisis. So, alis na ako, ha. Bye! Uy, teka nga. Ano na naman yan? Anong break? Walang ganun, uy! Eh, parang laki na problema mo, eh. Naman, joke lang yun. Wala lang yun. Ina-expect ko mahabang away. Ito naman, pinutol mo agad sa breakup eh. Away-away lang, walang iwala yan. Busy kasi ako, Joshua eh. So alam mo yun, kung gusto mo makipag-away, ligawan mo na lang yung anak ng tindera ng siomay sa kantin, tapos awayin mo. Okay na? Sige na. Sorry. Upo ka na dyan ulit, sorry na. Kasalanan ko na, okay? Sorry na, bati na tayo. Kuha ka na ulit ng assignment mo, sorry na. Paano ba naman? Sorry na nga, umupo ka na dyan. Hindi ko na ulitin. Talaga? Hindi ko nga kilala yung anak ng tindera ng siomay sa kantin eh. Sorry na. Ano ba yun eh? Sorry na ha. Oo, nangyayakap ka pa dyan. Eh. Sorry na nga eh. Upo na ulitin na. Nagawa na lang kita ng mga dali. Sorry na, love you. Sorry na. Nako, Popoy at Bea, palagi na lang ganun na nangyayari sa tuwing mag-aaway kami. Ako palagi ang magso-sorry. Kahit si Joanna naman talaga ang may kasalanan, ay ako pa rin ang unang lalapit at hihingi ng tawad. Wala yata akong sa diksyonaryo ng babaeng 'yan ang salitang sorry. Kasi ako at ako na lang palagi ang nagso-sorry. Joshua, nakakalimutan mo ata na kaya ikaw ang palaging nagso-sorry kasi ikaw naman talaga ang palaging mali.
Pero yung style mo kasi, ikaw na yung mali, ikaw pa yung pa-victim. Isa pa, Popoy at Bea, may pagkakamali man ako, nalilipat din sa kanya yung sisi kasi tinatapatan niya yung pagkakamali ko ng isa pang pagkakamali. As simple as that. Ganito na lang, Popoy at Bea. Sabihin ko na lang sa inyo kung anong klaseng girlfriend itong si Juan. Yung tipo ng girlfriend na walang kalambing-lambing sa katawan. Masyadong seryoso, masyadong stiff. Sa aming dalawa, mas ako yung nagdadala ng kilig, ng thrill, ng romance. Si Joanna, walang ibang ginawa kundi manduhan ako, utos-utusan at kayan-kayanin. Gawin mo to, gawin mo yan. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? Ay, Popoy at Bea, minsan tuloy, napapaisip ako kung ano nga bang nagustuhan ko sa kanya. Okay na, Joshua. Nasabi mo na ba yung gusto mo? Well, Popoy at Bea, my turn to tell the truth. Si Joshua, yung tipo ng boyfriend na wala nang ibang alam, kundi mag-girlfriend. Sa akin niya, inikot yung mundo niya to the point na wala na siyang ginawa para sa sarili niya. Tamad. Hindi nag-aaral. Mahilig mag-cutting class, lalo na nung college kami. Sa awa nga ng Diyos at sa awa ko sa kanya, nagtagal kami hanggang college. Mahilig siya sa saya. Iniiwasan ang hirap. Kaya palagi kaming nag-aaway eh. Kasi magkaiba kami ng direksyon. Magkaiba na nga, nililihis pa niya ako. Well, totoo yun. Palagi talaga kami nag-aaway, Popoy at Bea. At habang tumatanda kami, pabigat ng pabigat yung mga pinag-aawayan namin. Ewan ko ba kay Joanna, nung college kami, future ang pinag-aawayan namin. Nung nakagraduate na kami, future pa rin ang pinag-aawayan namin. Ang hilig ni Joanna sa future, hindi tuloy na-enjoy yung present. Ikaw naman kasi, kaka-present-present mo, kung ano yung ginawa mo kahapon, ganun din yung gagawin mo ngayon. My God, Popoy at Bea, wala siyang pangarap sa buhay. Graduate ng college pero walang balak maghanap ng matinong trabaho. Mas nakakakain siya o masaya na siyang nakakakain 3 beses sa isang araw. Wala akong mahugot na inspirasyon mula sa kanya. Ni hindi ko alam kung ano ang plano niya para sa aming dalawa. Si Mama. Hello, Ma? Ma? Ma, kumusta ka na? Asan ka? Hello, Nak. Busy ka ba? Eh, naku, Ma, hindi. Okay lang. Bakit? Ano yun? Bakit ka napatawag? Eh, Nak, diretso yun na kita, ha? Para mabilis. Oh, ano yun, Ma? Eh, Nak, may extra ka pa dyan. Padalan mo nga si Tita Mila mo, tapos babayaran ko na lang pagkasweldo ko. Po? Eh, magkano po ipapadala ko? Eh, kung may 20 mil ka dyan. 20 mil? Bakit ang laki naman po? Eh, Nak, yung hulog sa lupa, yun para sa buwan na to. Ma naman, ano ba kasi ang lupa na yan, ha? Kanino bang lupa yan? Ano bang mapapala natin dyan, ha? Parang simula pa lang nung nagpunta ka ng Hong Kong, wala nang ibang napuntahan yung pera mo kundi sa mga tita ko tsaka dyan sa lupa na sinasabi mo. Siguro kung binigay mo na lang sa akin lahat na pinapadala mo sa mga kapatid mo, eh baka nakabili na tayo ng sarili nating bahay. Nak naman, alam mo namang tinutubos namin yung lupang iniwan ng lolo mo. Eh bakit parang ikaw lang atang gumagawa nun? Ikaw lang ang labas ng pera. Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Nga, nag-aantay ng grasya? Joanna, dahan-dahan ka sa pagsasalita, ha? Pasintabi lang po, ah. Hindi sa binabastos kita o mga tita ko. Pero hindi kaya naaabuso ka na? Sobra-sobra na yung ambag mo eh. Alam ko na yan eh. Dulo-dulo, wala ka rin mapapala. Pero for some reason, napakarupok mo sa mga kapatid mo. Joanna, alam mo naman yung mga nangyayari.
pinatay namin, anong ginawa ko? Iniwan ko sila para magpunta ng Maynila. Napabayaan ko sila, kaya bumabawi lang ako. Ginagawan ko ay, sana all, ma, binabawian. Sana all talaga. Gaya ko, no? Kailan ka kaya babawi sa akin? Sa mga kapatid mo nahihiya ka, pero sa akin hindi. Sa isang dekada mong domestic helper, ma, ilang beses ka umuwi? Sige nga. Dalawa. Isang dekada, ma, dalawang beses lang tayo nagkita. Alam mo, Joanna, sabihin mo lang sa akin kung wala kang pera o kung ayaw mong tumulong. Diretsuhin mo na lang ako. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mong alibay. Alibay? Wow, ma. Nagsasabi ako ng hinanain ko, sabay alibay lang ang tingin mo. Ayos, ah. Sabi na eh, aalma ka ng ganyan. Kaya minsan ang hirap magsabi sa'yo. Puro kontra ang gagawin mo. Malamang, ma. Kasi puro katra... Puro palpak yung iniisip mong plano, eh. Ma, ang sinasabi ko lang naman is mag-isip-isip ka ng plano mo sa atin, yung sa ating dalawa. May bala ka pa bang makasama ako, ha? Kailan ka ba uuwi talaga? Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Ayun ka na naman, eh. Sige na, bye. Ma, bakit... Hi, Mano. Gandang gabi. Si Joanna po. Sa loob? Si Joshua nandiyan na. Ah, okay. Sundin ko lang, oh. Thank you. Love, love! Hi! Nandiyan ka na pala. Ano, tara na. Kain na tayo. Gutom na ako, eh. Oh, teka. Bakit parang... Umiyak ka ba? Hindi. Nabahing lang. Ah, okay. Tara na, dali. Makawala na tayo magpwestuhan doon sa gusto kong kainan, eh. Oo. Sige. CR lang ako sandali, ha. Tapos, place na tayo. Okay. Ah, kuya. Isa pa nga pong extra rice. Thank you. Oh, tapos, ano pang sinabi ni Tita Ida? Wala na. Magsasalita pa sana ako, kaso pinapaan na ako ng phone. Palaging ganun yun. Kapag ayaw na niya yung naririnig niya, bigla ka nalang bababaan. Never naman nakinig sa akin yun eh. Kasi nga, siya ang nanay. Ako anak lang. Alam mo na yan si Tita. Matanda na yun eh. Ang problemahin mo na lang yung sarili mo. Oh, love. Ito yung pork steak ko. Oh. Kain mo na lang yan. Mamaya, mawawala din yung bad trip mo. Oh, bakit nakatingin ka lang sa akin? Kain na, uy! Buna na, kumain ka na. Ayaw mo ba yung order? Pali tayo, gusto mo? O may iba ka pang gustong kainin? Ito yung menu. Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko kanina, ha? Nagets mo ba yung kwento ko? Tumawag yung nanay mo. I love naman. Kailangan natin yung nanay mo. Ulir ang kapatid, anong magagawa natin? Joshua, alam mo bang tiniis kung hindi kunin yung pangarap kong trabaho para sa mas malaking sweldo? Hindi ko gusto yung trabaho ko ngayon. Pero pikit mata na lang akong pumapasok para lang makaipon ako agad, para mapauwi ko na si mama dito. Pero siya, parang wala siyang plano makasama ako, eh. Pinag-iipunan ko siya, pero ako, hindi niya ako pinag-iipunan. Normal ba yun, ha? Ah, nanay mo pala yung pinag-iipunan mo? Kala ko ako. Kala ko para sa future natin. Joke lang. Akong bahala sa atin, syempre. Buti. Buti nagagawa mo pang magbiro, no? Ikaw ang bahala sa atin? Talaga lang, ha? Bakit? Seryoso ako dun, ha? Paano nangyari yun? Ikaka-resign mo nga lang sa trabaho. At take note, sa pangatlong trabahong pinasukan mo. Basta akong bahala. Muna ako kina mama magtatrabaho. Totoo nga. Oo. Bakit naiiyak ka? Kuya niyan, huwag ka umiyak dito. Baka isipin nila inaano kita. Sana katulad mo ako, no? Parang eme-eme lang. Wala lang. Anong wala? Ako tong sobrang nagpapanik sa mga mangyayari, pero ikaw wala. Parang wala kang kaproble-problema sa mundo.
Hindi naman sa ganun. Masyado ka lang kasing Gina G. Gina G? Masyado mang ini-stress yung sarili mo. Hindi mo tuloy na-enjoy ang buhay. Di ko na-enjoy ang buhay? Paano ko gagawin yun eh wala nga akong kapera-pera? O may trabaho ka naman. Oh, kundi pambayad ang renta, kuryente, utang, e pang-abono dun sa mga kamag-anak namin na hindi ko naman nakakasama. Love naman eh, relax lang. Paano ko mag-e-enjoy sa buhay ay yung nanay ko habang buhay na yata magiging kasambay sa ibang bansa? Sige nga! Ang tagal na naming mahirap, Joshua. Hindi na kami naalis sa ganito. Nagtatrabaho ka nga pero para sa ibang tao naman. Tama na yan, tama na yan. Change topic na, tama na yan. Change topic? Ayos ah! Hindi, ibig ko sabihin, dinidip-dip mong masyado eh. Kahit ano namang gawin mong pag-iisip ngayon, wala rin namang mangyayari. Pero antay ka lang, magiging okay din ang lahat. Magiging okay din ang lahat? Oh, in time, everything will be okay. No! Hindi. Hindi magiging okay ang lahat, Joshua. Ang daling sabihin eh, pero mahirap magkatotoo lalo na kung hindi naman ginagawa ng paraan. Joanna, kalma, okay? Everything will be okay, basta hayaan mo lang. Hintik na everything will be okay na yan. Pagod na akong marinig yan eh. Pagod na akong umasa sa mga taong hindi naman ako kasama sa mga plano. Alam mo, parehas kayo ng nanay ko eh. Magsama kayo. Oh, excuse me ha. Andito ako, kasama mo ako. Yung nanay mo nasa malayo. Ay, wait. Let me correct myself. Yung nanay ko may plano pero hindi ako kasama. Ikaw naman, kasama ko nga pero wala ka namang kaplano-plano. Walang direksyon ng buhay, walang pangarap, walang ambag sa buhay ko. Joanna, parang hindi na yata maganda yung sinasabi mo ah. Madali akong ma-hurt, baka nakakalimutan mo. Eh, doon ka lang naman magaling eh, ang magdrama. Pero sa ibang bagay, wala kang silbi. Hindi ka maaasahan. Distraction ka lang sa akin. Wala kang ibang alam kundi kunin yung oras ko para sa sarili mo. Hindi mo naiintindihan yung mga pinagdadaanan ko. Wow, magsalita ka, parang wala akong ginawa para sa'yo ah. Joanna, ako kasama mo simula nung umalis yung nanay mo. Bakit? Ikaw ang nag-alaga sa akin? Ikaw ang nagpalaki? Nanay mo gumawa nun, hindi ikaw. Saling linggit ka lang. Joanna, tama na. Uwi na tayo. Bakit feeling mo laki na naitulong mo sa akin, ha? Ano, kakapit ako sa'yo, ganon? Asa ka. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko mabuhay nang wala kayong lahat. Tama na, umuwi na tayo. Huwag mo nga akong hawakan! Halika na! Huwag mo sabi akong hawakan, sasapakin kita! Ano ba problema mo? Parang wala ka sa sarili mo, ha? Hindi ikaw yan. Ako to, Joshua! Ako to, nagalit na galit na. Punong-puno na. Alam mo, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo to eh. Naihiya lang ako sa nanay mo. Pero Joshua, sawang-sawa na ako. Sawa na ako sa'yo. Pagod na ako. Bibigay na yung likod ko, kakapasan sa'yo. Ayoko na! Panibagong umaga. Okay, sige, ano? Tapos ano? Ano yung pinisa sasabi mo, ha? Anong point mo? Ano? Gusto mo ng break? May kipag-break ka na, ha? Break ka naman? Oo, sana eh. Shhh! Yan, diyan ka magaling. Ginagawa mo ang chichire yung pakikipag-break. Tapos bukas makalawa, magpapalambing ka. Ako naman, magsusorry. Ako na naman ng mali kahit wala naman akong ginagawang masama. Alam mo, mas madaming beses pa akong lumuhod sa harap mo kaysa sa harap ng santo sa simbahan. Ganon ka katindi, Joanna. Alam mo ba yun, ha? Pero sige, dahil alam kong wala ka sa mood, may toyo ka, bad trip ka sa nanay mo, sige, pagbibigyan kita. Ano? Okay na. Pwede na ba tayo umuwi? Ano, tara na. Umuwi na tayo, Joanna. Nakakahiya na yung pinagagawa natin dito. Tara na. Seryoso ako, Joshua. Oo naman. Seryoso ako, ayoko na. Sinabi mo na rin yan dati. Ayoko na talaga. Bigla na lang lumisan. Ayoko na talaga, Joshua. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Kahit kailan. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasi totoo na talaga. Break na tayo. Joanna, okay. Hindi na nakakatawa yan. Bye, Joshua. Joanna, bumalik ka dito. Teka, hindi pa ako nagbibilaw. Joanna!
Joanna! Kung alam ko lang muling araw na pala, sana ay mas minahal ka pa. Kung alam ko lang muling yakap na pala, sana'y mas inibitahan ka na. Mahirap mang naminin ako, ilipin ang iyong patingin. Nasisisi sa alaala, natuyo na ang iyong mga luha. And that's how she left me, Popoy at Bea. Sa totoo lang, pwedeng-pwede ko siyang habulin nung nag-walk out siya. Pero hindi ko ginawa. Kasi nga ilang beses na niyang ginawa yun eh. Kaya nasa isip that time, pahala siya. Magbabati rin naman kami bukas. Little did I know, seryoso pala talaga si Joanna. Pero ang unfair lang kasi sa ibang tao siya galit eh. Pero sa akin niya binuhos. Popoy at Bea, hindi totoo yun. Gaya ng narinig nyo, umabot na kasi ako sa sukdulan. Kasi all my life, ang goal ko is umahon kami ng nanay ko sa hirap. Hindi naman maging mayaman, pero yung komportable ba? Kaya nag-aral akong mabuti. Naghanap agad ako ng trabaho. Pero yung mga tao sa paligid ko, hindi naiintindihan yung struggle ko. Yung nanay ko, ibang tao ang priority. Tapos si Joshua, lumaking pampered, spoiled, never nagutom, never nawala ng pera. Kaya never akong naiintindihan. Ano boy? Ano masasabi mo? Parang tanga, di ba? Naipag-break sa akin dahil galit sa nanay niya pa. Ayos eh, no? Pero sabi naman niya, sawa na siya sa'yo? Pagod na? Oo nga, pero nadamay lang ako doon sa toyo niya sa nanay niya. Nakikinig ka ba, Kier, ha? Oo, nakikinig ako. Eh boy, mukha namang klaro yung dahilang binigay niya eh. Dahilan? Anong dahilan? Asa din yung dahilan? Boy, di ba matagal niyo nang pinag-aawayan yung... Pasintabi lang ha, yung pagiging batugan mo, tamad, at walang plano sa buhay? Lah, yun lang? Yun na yun? Dahil dun iiwan niya ako, sapat na bang dahilan yun ha? Ano? Eh, ang tagal nang nirereklamo sa'yo ni Joanna yun eh. Ikaw lang naman tong di nakikinig. Hoy Kier, kanino ka ba kampi ha? Oo, tamad ako, pero hindi ko naman siya pinababayaan. Sisipag din naman ako, no? Antay-antay lang, bumabuelo pa ako eh. Ayun na nga eh. Habang abala si Joanna mag-ipon ng pera, ikaw nag-iipon pa ng sipag. Okay, fine. Sige na. Ando na tayo. Sige, fine. Pero Kier naman, sapat na isa niya para iwan na lang ako? Ganun ba kabasura ang tingin niya sa akin? Porque hindi ko na-meet yung standards niya? Alam mo naman si Joanna, daming responsibilidad nun. Siyempre, iba yung point of view nun. Tawagan mo. Tawagan mo, dali. Cellphone mo gamitin mo, tawagan mo. Bakit ko tatawagan? Ano namang sasabihin ko? Hindi sinasagot yung tawag ko eh, kaya number mo gamitin mo, dali. Sige, pero ikaw kakausap ha. Gina, dahil mo na, dali akong bahala. Sige, ikaw bahala ha. Hello? Sino to? Speakin mo. Ay, taray! Ikaw tumawag tapos tatanungin mo, sino akyas? Sana gusto kong makausap si Joanna. Number to ni Joanna? Si Happy yan, si Happy. Ay, sorry. Busy si Joanna. She can't come to the phone right now. Eme! Sige, salamat. Psst. Sabi mo may pinapasabi si Joshua. Ha? Ano? May pinapasabi ka mo si Joshua. Sige ha, bale may pinapasabi ka mo si Joshua. Aha,
Sabihin mo, sama niya. Lah? Basta sabihin mo. Pasabi kay Joanna, ang sama niya daw, pinapasabi ni Joshua. Napakawalang iya. Sigurado ka? Basta sabihin mo. Walang iya. Brutal. Brutal. Walang puso. Walang puso. Traidor. Traidor. Sana hindi ko nila siya nakilala. Sana hindi ko na lang siya nakilala. I mean, sana hindi na lang daw nakilala ni Joshua si ano, si Joanna. Sana hindi ko na lang siya minahal. Sana hindi na lang... Uy, boy, sobrang naman nakata yun. Sabi mo? Oo, yun ha. Totoo naman eh. Sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo yun, Happy ha? Akin na yung phone. Joshua, wag na. Tama na yun. Akin na yan. Tama na. Happy, akin na yung phone. Ha? Sana, huwag kang magulo. Hello? Hello, Happy? Sabihin mo dyan sa kaibigan mong halimaw, sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo? Sana hindi ko nalang siya minahal! Okay na? Joanna? Wala ka na sasabihin, ibababa ko na to. Hello? Hello? Joanna? Mukha namang nakarating yung mensahe mo. Ano nalimutan ng lahat na kahit konti walang pasabi? Paano nalimutan bang ngitin na nagbago pala ang pagtingin? Sa ating dalawa ay wala nang sisiha. Patawa at paalam sa ating nakaraan. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi na lang daw nakilala ni Joshua si ano, si Joanna. Sana hindi ko na lang siya minahal. Sana hindi na lang... Uy, boy, sobrang naman nakata yun. Sabi mo? Oo, yun ha. Totoo naman eh. Sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo yun, Happy ha? Akin na nga yung phone. Joshua, wag na. Tama na yun. Akin na yan. Tama na. Happy, akin na yung phone. Ha? Sure ka? Akin na, huwag kang magulo. Oo, akin na. Hello? Hello, Happy? Sabihin mo dyan sa kaibigan mong halimaw, sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo? Sana hindi ko na lang siya minahal! Okay na? Joanna? Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Okay ka lang, girl? Oo naman. Lasing lang siguro yung si Joshua. Huwag mong dibdibin yung mga pinagsasasabi niya. Happy, mas honest ang tao pag lasing. Pero di nga. Okay ka lang? Oh, caring-caring ko to, no? Ang dami-dami kong kailangang intindihin na mas importante kaysa sa Joshua na yan. Oh, alam mo, dapat ikaw yung naglalasing eh.
para maging honest ka din. Huh? Joanna, sigurado ka na ba? Talagang break na kayo ni Joshua? E baka naman confused ka lang. Matagal na akong confused, Happy. Confused ako kung nakakabuti ba para sa akin si Joshua. Hindi niya nagigets yung pinagdadaanan ko. Kahit ilang beses ko pa sabihin. Eh, pero paano naman si Joshua? Mahal na mahal ka nun. E baliw na baliw sa'yo yun. Eh paano naman ako? Mapapakain ba ako ng pagmamahal lang? Aanhin ko yung kabaliwan niya sa akin. Yayaman ba ako dun? Eh... Anyway, check mo baka nandiyan na yung pinadeliver natin. Ay, oo nga pala. Naku, sige. Lalabas na muna ako at baka andun na si Kuya. Okay. Lagay mo dito sa table ah. Pagbibihis lang ako ng pambahay. Ah, sige. Go! Talaga? Sana hindi mo na lang ako minahan. Kala mo ikaw lang? Pwes ako rin. Sana hindi na lang din kita minahal. Sana hindi na rin kita nakilala. Pwisit ka. Wala na rin naman kahit na balikan. Wala na ang tamis nung ika'y nahakan. At sa huling paalam naintindihan na sa ating dalawa. May ibang nakalaan. Popoy and Bea, we had a very different way of handling that breakup. Ako all out. As in, inilabas ko yung galit ko. At ako naman, kalmado lang. Si Joshua kasi, maraming time para mumalingal. Wala naman siyang ginagawa eh. Ako, walang times. Mas gusto ko pang magtrabaho kesa sayangin yung oras kong magdrama. Pero sa totoo lang, Popoy at Bea, nung time na yun, ay hindi ko gets bakit kami nag-aaway. Parang ang babaw eh. Parang gusto lang talaga niyang makipaghiwalay, kaya naghanap na lang siya ng kung anong idadahilan. Si Popoy at Bea, yan ang dahilan bakit kami nag-break. Hindi nakikinig sa akin si Joshua. May pinagdadaanan ako, pero hindi niya nakikita. Puro siya, lilipas din yan. And for someone na may pinagdadaanan, that's the last thing we want to hear. Yung problema ko na para sa akin napakabigat, kay Joshua, wala lang. Mababaw lang. Palibasa, hindi siya yung nasa sitwasyon ko. Hindi naman sa ganun, Joanna. Sinusubukan ko lang na pag-aanin yung loob mo. Napatawanin ka para makalimutan mo yung problema mo. Well, obviously, Joshua, hindi ko kailangan ng pampalimot ng problema. I needed you to be my partner. Hindi lang sa lambingan, sa kilig, kundi sa bad times. Eh kaso, you hated the bad times. Gusto mo lang masaya. Ganito na lang, Popoy at Bea. Thankful ako sa pagmamahal ni Joshua. Seryoso yon. Pero it was not the kind of love I needed during that time. Or maybe, it's just that we were completely in a different page, in a different path. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ang sinayang. Popoy at Bea, lumipas ang mga araw, ang mga araw na naging buwan, ang mga buwan na naging mga taon. Never na kaming nag-usap ulit pa ni Joanna.
Well, una sa lahat, never niya akong kakausapin kasi napakataas ng pride niya. Pangalawa, itinaas ko na rin ang pride ko. Sabi niya, sawa na siya sa akin. Eh, di ako rin. Sawa na akong palaging lumuluhod para makapagbalikan kami. Pero alam niyo, kung anong sunod kong ginawa? Bilang mataas na rin ang pride ko, eh di ginawa ko yung mga bagay na hindi na-expect ni Joanna sa akin. Nagsipag ako, nagtrabaho, at in fairness, dumami ang sarili kong pera. I wanted to prove Joanna wrong. Gusto kong masabi sa kanya one day yung, "Uy, hello, ako nga pala yung sinayang mo." On the other hand, Popoy at Bea, ako, nagpakaalila lang sa trabaho o sa trabahong hindi ko gusto, alang-alang sa sweldo. Pero eventually, naumay din ako. Naghanap din ako ng ibang trabaho hanggang sa nirecruit ako ng best friend kong si Happy. Meron kasing event planning business yung family nila. Oha? Iniwan ako ni Joanna para sa future niya. Pero parang ako pa ata yung mas umangat-angat kesa sa kanya. Joshua, sino ba may sabing may kompetisyon? Anyway, one thing was for sure, Popoy at Bea. We deleted each other sa mga buhay namin. Walang stalking, walang kamustahan. We never saw each other for a little more than 2 years. O, bakit? may bago kasi tayong client. Talaga? Anong event? Birthday? Kasal? Binyag? Kasal? Eh, di good. Sa wakas may wedding ulit tayo. Patapos na yung taon, pero isa pa lang yung wedding client natin. Puro tayo birthday. Umay na ako sa birthday, no? Oo nga eh. So, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Parang asiwa ka na, hindi ko maintindihan. Di naman. Sama ka sa meeting mamaya. Sure, sige. Matatapos naman ako dito sa ginagawa ko eh. Sige. Sama ka ha. Wala nang bawian na, kailangan kita. Ha? Bakit naman ako maatras? Yung client kasi, kilala natin. Oh, talaga? Sino? Si Kier. Oh, really? Wow, kamusta na yun? Di ko sure kung friends kami sa FB eh. Well, mukhang okay naman siya. Ikakasal na nga eh. Pero friend, sorry ha. Sana masamain. Huh? Okay, fine. Magpapaka-honest na ako. Last week pa ako kinausap ni Kier. Pero kahapon lang ako nakapag-decide na tanggapin yung event. Pero Joanna, promise, tinanggap ko lang naman si Kier kasi social media influencer yung jowa. Libo na yung followers. So, alam mo yun? Promotion na din sa atin yun. Pero yun lang talaga yung rason ko, I swear. Happy, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ka ba nag-explain dyan? Trabaho yun, no? Eh, oo nga. Pero best man si Joshua. So alam mo yun? Ah, okay. Inasyon ko namang si Joshua yung best man. Magugulat pa ako kung iba. Okay lang sa'yo? Ha? Huh? Oo naman. Ano ba pinag-iisip mo dyan? Wala naman. Eh, baka lang ayaw mong makita yung ex mo, ganun. Gaga to. Tagal na nun, no? Wala na yun. So, okay lang na makita mo siya ulit? Oo naman. Ah, okay. Eh, sabi mo eh. Mamayang hapon yung meeting. Sabay na tayo pumunta sa meeting, please. Okay. Sabihan mo na ako kapag alis na tayo. Okay.
Ano ulit? Anong amoy sinabi mo? Parang meron ako narinig na hindi ko napupusuan. Muntik na kitang masapak eh. Kaso, baka nagkamali lang ako ng rinig. Ano ulit yun? Sinong imimit natin dito? Si Happy. Si Happy? Tsaka sino ka mo? Si Joanna. Si Joanna? Si Joanna! As in, Joanna! Si Joanna darating? May ikipagkita sa atin? Boy naman! Wala namang ganun. Imposible magpakita yung Joanna na yun, no? Sa loob ng 2 taon, never ko nakita yun. Kahit nung na-hospital yung nanay ko, never dumalaw yun. Ganun katikas yun, boy! Sila yung coordinator na kinuha namin para sa kasal. Di nga. May discount eh. Tsaka, syempre gusto ko na yung kakilala ko. Mas madali yung usapan. Trader ka rin eh, no? Practical lang. Alam mo namang, di mo ba naisip na, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? Ayaw mo bang makita si Joanna? Ayoko. Bakit? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Nakamove on ako, no? Excuse me, ang tagal na. Okay, bakit ayaw mo siya makita? Takot ka. Ako? Ako takot? Saan? Hindi ako takot, no? Ay, bakit ganyan ka makareak? Kung talaga nakamove on ka, walang problema sa'yo kahit magkaharap kayo. Boy, hindi porket nakamove on ang isang tao, willing na siya makita yung taong nanakit sa kanya. So, hindi ka pa talaga nakakamove on kung ganun. Alam mo, hindi mo rin magigets eh. Palibasa ang saya mo eh. Ay, ayun! Hello! Mayos ka, nandiyan na sila. Kayop ka, Kira. Sana kapan mo pa sinabi pa nakapagpagupit ako. Tandaan mo tong araw na to, traitor kang ungas ka. Sisirain ko talaga yung kasal mo. Hindi ka magiging masaya. Happy! Happy! Dito! Si Joshua nga pala kasama ko. Oo nga eh, kita namin. Hello, Joshua! Uy! Hey! Happy! What's up? Musta? Hi, Joshua. Hey! Joanna, how are you? Okay naman. It's nice to see you. Nice to see you too. Have a seat. Nakakatuwa naman. Parang mini-reunion, no? Eh, last time na nagkita-kita tayo, parang magsasapakan tayo. At least ngayon, okay na tayo. Usapang celebration of la-la-la. Oh, teka. Kier, asan yung bride? Nasa restroom lang. Ah, okay. O sige, start natin yung meeting pagbalik niya. Anyway, Kier, ngayon pa lang ha, sinasabi ko na sa'yo, kahit friendliness tayo, I promise hindi kami magpe-petics-petics. We're gonna do our best, strictly professional, strictly business, and no unnecessary emotions involved. Oo naman. Tiwala naman ako sa inyo eh. Kung meron man... unnecessary emotion na magaganap eh, sure akong hindi sa inyo manggagaling yan. Yes, Kier? May gusto ko sabihin? I mean, yung fiancé ko kasi may tendency na maging bridezilla. Alam mo na. Ay! Understood. Oo, noted. We will handle everything with care. Promise. And that's how we met again, Popoy at Bea. Sa totoo lang, na-miss ko si Joshua. Pero walang romantic feelings, ha? Na-miss ko siya as a person, as a friend. I genuinely felt a tiny amount of happiness nung nakita ko siya. Oh well, maraming salamat sa tiny amount of happiness, Joanna. I wish I could see the same, pero... sorry. Hindi ako natuwa. Kasi gulatan ang naganap, Popoy at Bea. Hindi ako prepared physically. Lalong hindi ako prepared emotionally. Ang tagal naming hindi nag-usap at nagkita. Huling beses namin pag-uusap, hindi pa magandang alaala. Kaya to see Joanna again? Medyo... hindi okay. Pero itong babaeng to, Popoy at Bea... ay napakatigas ng mukha.
Ang galing umarteng kasual na parang kala mo chami-chami kami. It's called maturity, Joshua. Hindi mo alam yung maturity? Sige, professionalism na lang. Nagpunta ako doon para sa isang trabaho, kaya ayokong idamay yung personal life ko. But seriously speaking, Popoy at Bea, nakamove on na kasi ako. Kaya, keri kong makipag-usap ng matino sa ex ko. Nakamove on na rin naman ako eh, Popoy at Bea. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay na sa aking kaibiganin yung ex ko. Bakit? Porke nakamove on, borado na lahat? I can forgive. But not forget. Bakit ka naman magpo-forgive? Eh kung wala namang humihingi ng tawad, di ba? Tignan nyo na ugali na itong si Joanna, ha, Popoy at Bea? Ewan ko na lang kung hindi pa obvious sa inyo na siya ang kontrabida sa kwentong to. Joanna, sure ka? Sure ka na ikaw yung mag-i-explain kina Kier nung program flow? Oo naman, ay akong gumawa nun eh. I mean, pwede nga ko na lang. Dito ka na lang sa office. Bakit? Okay ka lang? Ay, eh nag-text kasi si Kier. Kasama nila si Joshua. Saturday kasi ngayon. O ano naman? I mean, Kier lang sa'yo? Kier yung alin? Ang makita si Joshua? O naman? Alam mo ikaw, ilang araw ko na napapansin na palagi mong iniiwasang magkita kami ni Joshua. Kinuha-kuha mo tong wedding niya kaya sabay magpapakihirap ka ng ganyan. Kaya happy, once and for all, okay lang. Okay lang sa akin makita o makausap si Joshua. Walang pressure, walang issue, period. Joanna. Okay, sige, gets kita. Walang problema sa'yo. Paano si Joshua? Eh, base din sa first time yung pagkikita. Eh, parang hindi happy si kuya mong boy. Well, hindi ko na problema yun. Priority natin ang wedding ni Kier. Hindi yung convenience ni Joshua. If hindi siya okay na makita ko, well then, nasa kanya ang problema. Ako, I'm just doing my job. So, siya ang mag-adjust, hindi ako. So, after na messages ng magulang nyo, kayo naman na magbibigay ng final message sa mga bisita. Yun yung part na pwede kayong magpasalamat sa mga nagpunta. Pwede nyo ring pasalamatan yung mga suppliers if you want. And then, yun na, end of the program. Pero, start of the party-party na. So, what do you think? May gusto pa ba kayong ipabago? Kulang, itong ginawa naman ni Joanna is just a possible guide. Kayo naman syempre ang masusunod. What can you say, Trixie? I think I'm pretty happy with it. Kompleto naman eh, and feeling ko covered na lahat ng gusto namin. Di ba, love? Tingin ko rin. I mean, simple lang naman yung gusto namin ni Trixie. Totoo, kaya I think okay na yan. Pero alam nyo guys, parang ang typical eh. Anong typical? Eh, yan oh, yung takbo ng program, parang ang boring, parang lahat ng kasal na inatendan ko, ganyan-ganyan din eh. Ayaw nyo bang maiba? Maging unique, gano'n? Maging extra special? Boring eh, no? Boring ba? Oo kaya. Parang okay naman. Boring kaya, parang yung mga bisita nyo, pupunta na lang para sa pagkain, wala man lang element of surprise. Walang pakulo eh, walang bago, walang pasabog. Eh, ano ba dapat? Palitan nyo yan. Eh, ano namang tingin mong... Pag-isipin nyo naman yung wedding planner o yung coordinator o kung ano man tawag sa kanila. Tropa-tropa tayo pero bayad naman sila, di ba? Well, oo nga naman, Kier and Trixie. Gusto nyo bang gawin nating extravagantious? We can always think of something extravagant. Sa tingin ko, dapat hindi kayo ma-pressure. I mean, this is your wedding. This is a celebration of your love and lifetime commitment.
Kung gusto nyo ng simple, walang masama doon. It's all about what will make you happy at hindi para sa entertainment purposes ng ibang tao. For me lang, ha? Weh, bakit tinatamad ka lang mag-isip? Excuse me? Eh, kaya ka celebration, di ba? O, dapat masaya. Tsaka hindi naman selfish ang sinakir tsaka Trixie para isipin lang kung anong masaya sa kanila. Siyempre, gusto rin nila na mag-enjoy yung bisita, di ba, Kier? Oh. Oh, see? Oh, social media influencer yan si Trixie. Siyempre, reflection din yung image niya yung kasal niya. Well, thank you for considering that. Pero hindi naman ako... No, Trixie, iba-vlog yan ng mga vlogger friends mo, di ba? I think so. Uy, paano yun? For sure, mga judgmental yung mga yun. Hindi naman... Oh, ay, sa panahon ngayon. I think, Joshua, unnecessary na yung ginagawa mong pang-hype sa bride and groom namin. Bago kasi kami gumawa ng mga plano at yung program, kinikilala muna namin maigi yung clients namin. We ask them what they want, what they need. Kaya ito mga pre-present namin, this is not just us. This is also a reflection of their personalities. Kaya feeling ko, stop putting unnecessary ideas. Maguguluhan lang yung bride and groom. Baka mag-insert tayo ng kung anong pasabog, eh hindi naman pala gusto ng couple. Wow, Kier, akala ko ba professional itong nakuha mo? Parang namemersonal yata. Ay, miss? Sino ba kausap ko? Yung Joanna na wedding planner o yung Joanna na... Basta, yung ibang Joanna. Ewan ko kung sino yung Joanna ang tinutukoy mo, pero I'm here as Joanna na friend and nagkataon na wedding planner ni Nakir and Trixie. Ah, as a friend, ah? Yeah. Tayo rin naman, ah. Friends. Kaya I hope you don't mind na sinasabi ko yung honest thoughts ko. Sorry, ano yan? Ano ka masabi mo? Tayo? Friends? Tayo? Mm-hmm. Parang wala naman ako natatandaan na pumayag ako maging friends tayo. Well, parang wala naman ako natatanda ang naging enemies tayo. Well, mukhang marami kang hindi natatandaan, Miss Joanna. Oh, really? Oh, yes. Very really. Well, gaya nang? Madami. Yeah, like what? Gaya ng pananakit mo sa akin. Yung pakikipag-break mo sa akin ng walang dahilan. Yung hindi mo pagbisita sa nanay ko na mahal ka. Yung pagbaliwala mo sa isang taong halos buong buhay ibinigay na sa'yo. Yun! Gaya ng mga yun. At bilang, sige, open mo na rin naman, di ba? Sa'yo na rin ang galing. Andito ka as a friend, willing to share honest thought. Bakit eh, man, pwedeng makahingi ng honest thought sa pangiiwan mo sa akin. Saan ba titingin pag nandyan ka na? Eh kasi, ang galing mo magpakita na parang kala mo walang nangyari. Samantalang ako, ilang na ilang ako, di ba? Aminado na ako doon. Naiilang ako sa'yo ngayon. Totoo yun. Kasi yun ang normal na reaction eh. Hindi katulad ng inaasta mo ngayon. So ano, care to share your honest thoughts? Pipikit na lang ba o makukunway? I think this is not the right time and place para dyan, Joshua. Anyway, Care and Trixie, pag-isipan niyo mabuti yung program flow. Then message niyo ako kapag nakapag-decide na kayo. I think marami na tayong napag-usapan today. Happy, let's go? Ha? Let's go. Tumayo ka na dyan. Oo. Thanks, guys. Bye. Care, Trixie, PM na lang kayo sa amin, ha? Sige, sure. Okay, ingat kayo. Thank you. Joanna, wait! Antayin mo ako! Huy! Boy, ano yun? Tama ba yung ginawa mo? Love, kalma. Maayos namin kausap sina Joanna. Tama bang mag-inerte ka ng ganyan? Eh, sabi niya, nandito siya as a friend, di ba? Bawal ba magtanong ng personal question as a friend? Ha? Friend pala, Iggy! Kaya patawad kung lalayo na muna. Di ba kasi kaya makita ka? Joanna naman, bakit tayo umalis? Sana sinagot mo yung Joshua na yun. Sana sinabi mo lahat para matahimik. Labing beses na niya nung nanadya, ha? Hayaan mo siya! Bakit mo sasagutin yung mga tanong niya na matagal ko nang sinagot? Ibig sabihin lang nun, hindi siya nakinig. Hindi niya ako inintindi. Hindi pa rin siya nagbabago, Happy. And all this time, ako pa rin ang mali. Ang masama sa paningin niya. Oh, teka.
Bakit? All this time, yung sarili niyang nararamdaman lang yung iniisip niya. Never niya naisip yung akin. Kaya siguro hindi na niya ako hinabole kasi nag-feeling aping-api yung mokong na yon. Teka nga, kumalma ka. Kaya alam mo, Happy, you're right. Parang dapat nga hindi na muna kami magkita ni Joshua. And it's not because of me. It's because of him. 2 years na yung lumipas pero mukhang he's the same old Joshua. Parang bata, selfish, immature, the very same reasons kung bakit ko siya iniwan. Nakikita kita kahit pa nakapikin. Kailangan ba mahirap po ang sakit sa pin? Nakikita kita pero titig ko muna ang bibig. At baka may masabing di mo pwedeng marinig. Popoy at Bea, sobrang galit na galit ako that time. Hindi pa pala klaro kay Joshua why I had to end things between us. Problema kasi sa kanya, in-invalidate niya yung reasons ko eh. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. I tried communicating my feelings pero baliwala sa kanya. Everything I do ay mababaw para sa kanya. Hindi naman sa mababaw. Hindi lang talaga sapat. Her reasons were not enough for me. Ano ba naman yung antayin niya akong magbago, di ba? Bigyan ng chance. Hindi yung iiwan na lang ng basta-basta. Ay wow, Joshua. Baka nakakalimutan mo. I gave you so many chances. Nakatatlong trabaho ka pero hindi mo pinagtiyagaan. Puro ka resign. Alam niyo ba, Popoy at Bea, ilang taon na kami pero yung pang-date namin, hinihingi pa rin niya sa nanay niya. He was just uninspired. Kahit anong hatak ko, ayaw niya talagang sumabay sa akin. Pero, tignan niyo naman ngayon, Popoy at Bea, nagbago ako. Umangat-angat na rin ang buhay ko, di ba? Mm-hmm, at maraming salamat sa akin. Kung hindi pa kita iniwan, hindi mo ma-realize kung ano yung kailangan mong gawin. Excuse me. Maraming salamat sa akin, sa sarili ko. Kasi yung chance na ikaw dapat ang nagbigay, eh ako ang nagbigay sa sarili ko. Eh di good for you. Patunay lang yan na we were really meant to break up. Kasi mas umayos yung mga buhay natin nung hindi tayo magkasama. At oo, tama ka. Umayos nga ang mga buhay natin. Ang tanong, sumaya ba? Diyos ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Wala naman. I'm just so happy na yun, sa wakas, natawid natin yung kasal ni Nakir and Trixie. Natawid natin with flying colors and unicorns. Teka, kumain na ba yung photo video team natin? Oh, nasa break room na sila. Ay, thank God. So total sweep na tayo ha? Wala na tayong problema ha? Well, wala naman na. Pwera lang dun sa best man na anong oras nang dumating sa hotel tapos kung saan-saan pa nagpupunta. Late na nga, cause of delay pa. Tapos kanina nung best man speech na, nag-CR pa. Stretch tuloy ng stretch yung host, kawawa naman. Hanggang sa dulo, sakit ng ulo. Ay. Alam mo, Be, naisip ko lang, no? Ano na naman yung naiisip mo? Pakinggan mo lang. Naisip ko bilang... Total, ayan, nakapagkita naman na kayo ulit. Eh, why not iupo nyo na lang at idaan sa mabuting usapan ng lahat? Ha? Eh, obviously, may mga issue pa sa'yo si Joshua. Well, wala na. At huwag mo sasabihin wala kang pake dahil obviously you still care. Loh, anong obviously I still care? San banda? Well, the fact na iniiwasan mo siyang makausap ng matino means may something ka pa rin. So, alam mo yun, may something siya. May something ka. Eh di mag-something kayong dalawa. Why not now na? Total, patapos naman na yung party. Iyaan mo magkape o kaya mag-wine-wine or
or shot-shot hanggang 1 a.m. yung bar area. At bakit ko gagawin yun? For a change. For a change? Nam? For a change, ikaw naman yung unang lumapit kay Joshua. For a change, ikaw naman ang magbaba ng pride mo. Total, ikaw naman ang naiwan. Take responsibility. Oh, wag ka. May point ako doon. Okay, pag-isipan ko. Sus, dalawang taong ka na nag-iisip. Kilos-kilos din. O siya, isasettle ko na yung mga dapat isettle sa mga staff. Kita na lang tayo later. Akin yun. Dito lang yan kanina. Ayun. Teka, lapitan ko naman. Joshua, excuse lang. Uy, hey, what's up? Nakapirma ka na dito? Ano yan? Wedding memory book ni Nakir and Trixie. Lahat ng entourage kompleto na. Ikaw na lang ang wala. Ang hilig mo kasi mag-cause of delay. Ah, talaga? Ay, di mamaya na lang ako pipirma dyan. O kaya bukas na lang. Okay, enjoy. Fine. Joshua, wait. Bakit? Ano kasi, Kumakanta ka ba? Naririnig ko eh. Ano ba kasi yun? Busy ka? Busy ako? Usap tayo? I mean, kung hindi ka lang busy, kung wala ka lang gagawin. At tapos na kasi yung party. Gusto mo doon sa table namin? Wala naman mga tao doon eh. Nagsiwian na. Okay. Sure. Wow! Akala ko kape yung iinumin natin. Whiskey? Bakit di ka ba umiinom? Ayaw mo? Umiinom naman. Oh, yun pala eh. Oh, ito sa'yo. Thank you. So, ano sa atin? Honestly, hindi ko alam. Nilapitan lang kita pero wala talaga akong game plan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Anong tatanungin. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin. Ang sure lang ako is we need to talk. So yun. Gusto mo bang pag-usapan yung breakup? Alam mo naman yung tanong ko, di ba? Yeah. Bakit kita iniwan? So bakit nga? Okay. Sisimplihan ko na lang, ha? Yes, please. Nakipag-break ako kasi I was convinced na wala kang future sa'yo. That time kasi, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. So, paano mo ako maalagaan? Hindi ko nga rin kayang isolve yung mga sarili kong mga problema eh. So, paano pa kita iisipin? Yun lang ba? Yun lang ba ang dahilan? Hindi. Meron pa. So, may iba ba? Siyempre wala. Sira ka ba? Sobra-sobra ka na nga bilang boyfriend, magdadagdag pa ako. Eh, ano yung isa pang dahilan? Nag-umpisa na kasi ako maingit sa'yo eh. I started wanting everything you have. I started to get jealous. Ano? Yung parents mo, sana parents ko. Yung buhay mo, sana buhay ko. Yung hindi nag-aalala about money. About the future. Eh, kilala mo naman ako. Siyempre, hindi ako makakapayag na naiingit ako sa'yo, di ba? Kaya umalis ako. Kasi gusto kong patunayan na I can live without you and your family. So, ano nangyari? Nagawa mo ba yung gusto mong gawin? Worth it ba lahat?
Hindi. Hindi, Joshua. Ang hirap pala talaga ng buhay, no? Tapos, wala pa akong mapagsabihan. Kasi wala ka eh. Eh, ikaw eh. Iniwan mo ako eh. Ay, bakit hindi mo ako hinabol? Iniwan mo nga ako tapos hahabulin kita. Feeling mo ba lahat ng gusto mo masusunod? Eh, dun ka magaling, di ba? Ang habulin ako. Tanda mo nung high school tayo? Hanggang college. Hanggang college. Tuwing nag-aaway tayo, ikaw ang unang nagsisorry, di ba? Ang galing-galing mong magpaamo. Well, guess what? Kahit sino magaling na papagod din. Well, tama naman. Kaya nga napagod ako sa'yo eh. Oh, wow! Nakala ko ba matinong usapan to? Oo nga. I'm sorry. Regardless kung sino may kasalanan. I'm sorry. I left you. I've hurt you. Kaya I'm sorry. Alam ko naman na yun lang yung matagal mo nang gustong marinig. Hindi ako nakaka-relate pero I think I understand kung bakit may galit ka pa rin sa akin. Kung bakit hindi mo kayang maging friends with me. Kaya ayan, sinabi ko na. I'm sorry. Thank you. Thank you. I'm sorry din. Kasi aware naman akong ako ang nagtulak sa'yo para iwan ako. Pero sabi mo nga, regardless sinong may kasalanan, I'm sorry. So pwede na ba tayo maging magkaibigan? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw, pero maybe one day. Not now. Pero one day. May kulang pa ba? Kulang pa ba yung sorry ko? Hindi naman. Problema kasi, hindi pa ako nakamove on sa'yo eh. Hindi ka pa nakaka-move on? Oo eh. So, pantay lang sandali ah. Message kita kaagad kapag naka-move on ako. Okay. Pero, no pressure. Ha? Huh? No pressure ka ako. Huwag kang magmadali. Okay lang din naman kung hindi ka tuloy ang makaka-move on. Ha? Huh? I mean... You mean? Hindi, wala. Sige, go. Mag-move on ka na. Tingnan mo to. Mag-move on ka na nga. Dalian mo na para hindi na tayo awkward dito. Alam mo ikaw, muntik na akong umasa. Umasa saan? Akala ko may sasabihin ka eh. Si Raulo. Guni-guni mo lang yun. Meron ka sigurong gustong marinig kaya kung ano-anong ni-imagine mo, no? Di nga, seryoso na. Sabi mo? Wala, paasa. Dalian mo na, mag-move on ka na. Miss na kita kakwentuhan eh. Dami-dami kong gustong i-share sa'yo. Okay, try ko. This time, ikaw naman yung maghabol sa akin na, oh, pag nakilala mo yung new me, marirealize mo na ako nga pala yung lalaking sinayang mo. Paumanhin, di ko sinadya na lumisan na kung papayagan mo tayo'y bumalik sa huling taguan natin. Di pa palampasin ang pagkakataon, sabihin pagtapos ng lahat, ikaw pa rin. Ay, Popoy at Bea, nagawa ko rin ang pangarap kong masabi kay Joanna.
na ako ang lalaking sinayang niya. Kita niyo na, Popoy at Bea? Tapos, ako ang sasabihan niyang mababaw? Ang lakas ng loob sabihin naka-move on na. Kaya pala, galit na galit, eh hindi pa pala naka-move on ang gonggong. Uwe, ano ngayon? Kung hindi pa nga ako nakaka-move on eh. At least, nagpaka-honest ako sa feelings ko. Unlike you. Hanggang dulo, eh binaby mo pa rin yung pride mo. Totoo naman kasi na naka-move on na ako. Oh? Eh bakit? Girlfriend na ulit kita ngayon. Hmm? Yes, Popoy at Bea, ladies and gentlemen, kami na po ulit ni Joanna. Paano nga ba nangyari yun? Simple. Kasi, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit ang sama-sama niya. Kung siya ay napakataas ng pride, ako naman ay napakababa. Mahilig siyang makipag-break. Ako naman ay nag-e-enjoy din na maghabol. Oha, we are perfect for each other. Popoy at Bea, mga kamarkada, let me explain ulit. Nakakasulaso kasi yung feeling of love dun sa kasal ni Nakier at Trixie. The wedding was full of love, kaya nadala kami. Bumaba yung guard namin, and we tried to talk like normal friends. Friends with history nga lang. We talked, and we listened. Yung literal na naging open-minded kami, nag-focus kami sa hinaing nung kausap namin, imbes sa mga sarili naming reklamo. And it made a huge difference, Popoy at Bea. Tama yun, Popoy at Bea. Doon ko lang naintindihan ang lahat-lahat. I was insensitive at masyado akong naging kampante na kahit anong gawin ko, ay hindi ako iiwanan ni Joanna. Samantalang ako, na-realize ko na iba-iba ang tao. You can't expect them to do the same things as you do. Lalo na sa isang relasyon, ang importante is huwag sumuko. Huwag sukuan yung taong mahal mo. Give them time. If they love you, they will change. Change for the better. Pero Popoy at Bea, isa sa mga pinaka-importanting lesson na na-realize namin ni Joanna was, sa totoo lang, madali ang magmahal. Tayo lang talaga ang nagpapakomplikado ng lahat. Bawat problema, meron namang solusyon. Nagiging mahirap lang kapag alam naman natin ang tamang solusyon, pero ayaw lang nating gawin. Popoy at Bea, mga kamarkada, hanggang dito na lang ang kwento namin. Maraming salamat sa Dear MOR team, hindi lang sa pagbabasa ng sulat namin, kundi sa mahabang pasensya na inyong binigay. Sana nagkaroon kami ng ambag para mapasaya ang araw ninyo. Again, thank you so much and God bless. Lubos na gumagalang, Joshua. And Joanna. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, ang sinayang. Dear MOR, iyan ang drama. Iyan! Mga kapamilya, 2:44, yan po ang ating tamang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas na kinikilig. At syempre, alam namin hindi lamang po sa Pilipinas sa mga kinikilig. Filipinos all around the world ay kinilig at umaasa, diba, sa mas makulay na love life, lalo na pagkatapos mapakinggan ang kwentong ito ni Joshua at ni Joanna. So, Popoy, ito yung parang nakinita ko, ah. So, meron tayong entry para sa mga matatagal na maglalabs. Meron tayong entry para sa mga minamahal nating single. And of course, meron tayong entry para dun sa mga nagkahiwalay. Pero sana kahit papaano mabigyan ng second chance.
Diba? Second chance of love, ika nga. Alam mo, galing. Kitang-kita talaga sa comment section kung sino yung mga bitter, no? Sino yung hindi masaya pa? May mga hindi masaya? Para kina-Joanan tsaka kina-Joshua? Meron sino ba yung mga yan? O, syempre, pinangungunahan ni Noraleen. Sinisira daw ba talaga ang araw niya? Oo, nakakaloka to si Noraleen. Alam mo yung mga tawag nyo, no? Yung pagkunwari, yung tropa mo, nag-break, di ba? Tapos ikaw yung parang masaya kang nag-break sila kasi syempre may mga issue sila. Pero nung nagbalikan, nabuisit ka, parang naging mapatuloy. Wala ka nang makasama ulit eh. O may mga ganyan tao eh. Nung nag-break sila, hindi sila natutuwa sa breakup. Natutuwa lang sila na mas makakasama ka na nila ngayon. Di ba? Diba? Oo, hindi yung ano. Oy, nako. Kawawa naman. Maging happy tayo kay Joshua at kay Joanna. Kasi love life nila, yun wag natin pakialaman. Pero alam mo po, Poy, yes. ang natutuwa lang ako dito kay Joshua at kay Joanna was that literal, ginawa nila yung lahat ay nadadan sa maboteng usapan. Nag-loosen up sila. Kasi di ba totoo naman, kapag ka, kunwari, may pinag-aawayan kayo, hindi talaga kayo magbabate, hindi kayo magkakasundo. Kapag kabangayan kayo ng bangayan, parehas mainit yung ulo nyo. Pero kung kalmado kayo, relaxed kayo, maririnig nyo na may punto din naman pala yung yes. bawat isa. And then sa kanyo, mahahanapan ng solusyon. Yeah. Alam mo, natutuwa ako dun sa ano nila no, dun sa pag-uusap nila lalo na 'yung sinabi ni ano ni Joshua na magaling akong magpaamo, tsaka magaling rin ako maghabol, pero kahit ayan nga oh, tinake note ko, kahit sinong magaling napapagod din. Oh, 'di ba? Ang galing ng linya na 'yon ha. Kahit sinong magaling magpatawad, maghabol-habol, manuyo, alam nyo, napapagod din. And that is so true. Ba? Kaya kayo mga babae. Nakaka-relate ka po eh. Bakit nakaka-relate po po eh? Nakaka-relate ako, why? Bakit? Oh, yung iba kasi. Ano? Yung iba kasi mga kababaihan, katulad ni Joanna, ayan o, kita nyo, inaasahan nyo na lalayo ako, magtatampo ako, susunod naman yan eh. Excuse me, mahal kita, pero napapagod din ako. Mahal kita kung yan na lang gagawin mo, bahala ka, napapagod ako. Eh, mataas din ang pride ni Ati. O, ayan. Tapos, nagtaas din ang pride si Joshua. After, kita mo, tumagal ng 2 years, ano? Walang nangyari. Pero kita mo naman, sa pag-uusap nila, lumabas din yung katotohanan na, nga, actually, pwede naman talaga nagbigayan tayo noon eh. Pero ayaw mo lang mag-adjust. Ayaw ako, nag-adjust ako, pero hindi makakatulong sa akin. So, sige, diyan ka na, dito na ako. Diba, ang dami pa mga nadamay, ha? Muntik pa mong mapalitan yung wedding organizer ng ano, ha? Nila Kier, ha? Alam mo, Poy, ako bilang babae, aaminin ko, ha? Mas marami nga naman talaga yung mga lalaki yung palagi naghahabol. At aminin nyo, mga girls, aminin natin, sa isang relasyon, tayo yung, I'm not saying lahat, ha? Majority, tayo yung mahilig na makipag-break. Tayo yung palaging naghahamon ng ano, breakup. Kasi nga, alam natin, parang natural sa atin na si lalaki yung maghahabol. Eh, unfortunately, gaya nitong kay Joshua at kay Joanna, ingat-ingat din tayo kasi kakahabon nila, nakakapagod nga rin pala talaga, no? Makakaka-expect mo na hahabulin ka. Pala yung itong si... hindi pala. Oo, hindi pala di ano nangyari, di wala, nga nga katuloy. Mm-hmm. Uy, nangyari na sa akin yan. Oo. Siguro, ina-expect na habulin ko, hindi ko hinahabol. Hindi na, napagod na rin ako eh. Napagod na rin ako. Totoo, nakakapagod. Just thinking about it is nakakapagod. Okay? Nakakapagod enough. Uy, alam mo, basa na nga muna tayo kasi ano eh. Ay, nakaka-relate din ako dyan. Kasi itong jusawa ko, nag-break din kami niyan matagal. Alam mo bakit matagal? Kasi nga hindi ako hinabot. Oh, you see? Oh. Iba nga. Ay, hello nga pala kay Jason. Ang butihing haligi ng tahanan nila Bea, no? Ayan, ang kanyang baby.
Pare, taas mo lang yung paa mo, mawawala yung gout na yan. Higa ka tao si Elevate mo yung paa mong gano'n para bumalik yung ano. Naka-ano, nakahiga ngayon. Di makalakad. Hirap na hirap. Anyway. Yes. Welcome to the club. basa tayo, Popoy. Basa tayo ng ilan. Habang may very, very quick. Si Ken ba yun? Sabi niya, buti na ayos, so nagkaayos sila. Nakakatuwa yung batuhan nila. Ganyan din kami ng misis ko eh. Tapos, naka-ready yung tutulugan ko sa labas ng kwarto. Oh, at least may tutulugan pa. Yung iba, hindi na nga nakapasok ng bahay. Wala pa. Sa labas na lang talaga. Nangatok, tinakumpare, pare. O, pwede inom na lang tayo. Ayoko makitulog eh. Pupuyatin na lang kita, pre. Yan. Ay, nako, nakaka-inspire ang kwento para sa akin from Rennie Boy. Ayan, and ito, si Paul Santos, sabi niya, nice story, kahit gaano katagal at mangyari, love is still there. Kung hindi matyaga si Joshua, siguro ng babae na rin yan. Hindi na naghabul pa. Ayan, sulat kayo pagka may next level na ang relationship ninyo. Yun. Ay, Poy, may nag-comment pala dito. Paano yan? Sabay sila iisa ng ano, iisa ng papel, iisa yung pinagtaypan, ganyan-ganyan. Guys, in-interview kasi namin, no? Okay, relax lang kayo. Hindi sila iisa ng papel na sinulatan. Tataka sila para naging dalawa yung letters. Oo naman. Interview po yan. Oo, ganun. O, si Chinese Barda, sabi niya. Kaya... Kaya ganun, eh magkasama na nga ulit sila. 'Di ba? Magkasama na sila. So nag-share sila ng ano 'yan, nag-share si Joshua, nag-share si ganun po kasi silang kausap. 'Di ba, Bea? 'Yun ang feedback sa atin, 'no. Ganun sila kausap, makukulit na. Kaya okay, ganito ang treatment kaya natin diyan. Kaya nga sa dulo ng letter, di ba? Sabi ni, ano, sino ba nagsabi sa Joanna? Salamat po sa mahabang pasensya. Buti alam nila, no? Medyo makulit talaga si Joshua. Kakausapin sana natin, kaso baka mag-overtime. Makulit si Joshua. Overtime na tayo. Overtime na tayo, puy. Alika na, puy. Uy, nako. Mga kamorkada, hindi po dito nagtatapos yung ating ano, hashtag Dear MOR Festival of Hearts. Appetizer pa lang to dahil sa Monday nga, yung araw mismo ng mga puso, Feb 14, yun ang ating grand finale. Kaya Diyos ko, day! Huwag na huwag kayong mawawala, day! Dahil itong appetizer lang. Kalahati po ng buhay nyo, mamimiss nyo. kapag wala, hindi magkaka-jowa. Pero siguraduhin pong ano, ha, pakisigurado lang, lalo na nga sa mga kababaihan, na masisikip po ang garter ng inyong susuotin sa Monday. Yun lang po, tip lang. Tip lang. Pakiusap lang. Dapat maganda ang garter. Sa mga isusuot. Ganun kasi baka special. May malalaglag. May malalaglag. Ako, delikado yan. Siguraduhin nyo lang na bago yan, ha? Huwag yung malumaluma, yung na-stretch na, yung mukhang bacon na. Isa-isip nyo. Malalaglag, mababasa, dahil mapapawisan. I don't know, yung mga panyo ninyo, di ba? Maluluhaan yung mga panyo, di ba? Mababasa ang inyong mga panyo. Malay natin, hindi natin alam, di ba? Kasi minsan, yun sa sobrang kilig mo, doon sa mga kwento, sa mga naririnig mo, Bea, eh napapaluha ka, di ba? And hopefully, tears of joy, hindi yung tears of, alam mo na, di ba, Valentine's Day pa naman. Huwag naman tayong ganito dito sa Dear MOR. O, papaiyak tayo sa Valentine's Day ng nakakalungkot. Ayan. Pero, tingnan po natin yan, mga kapamilya. Basta po ang aming paalaala, kung nabibitin kayo sa ating mga storya araw-araw dito sa Dear MOR, nandiyan po at lagi nakaabang. At naghihintay na nga po ang aming trilogy, ha, na inyong pinagkaguluhan din two weeks ago, ay naka-upload na sa Spotify. Tama? Sa YouTube alam ko eh. Sa YouTube. Ayun, sa YouTube pala 'yon. Ayun, naka-upload na po doon. Make sure lang na by order yung ano, ah. By order yung panunood, ah, para maayos, ha. Ayan. At saka
Huwag nyo rin kakalimutan mag-send na po kayo ngayon sa inbox ng MOR Entertainment yung mga special message nyo sa inyong lablab. O sige, hindi ko na kayo pa-pressure na may pa-photo, pero maganda sana kung may pa-photo para mas, ano, diba, mas kilig. Basta kami na pong bahala sa mga pabati nyo dyan. Okay? Yes, i-ready niyo na po 'yan. Keep it short, 'di ba? Keep it short and simple, 'di ba? Kung ano talaga ang gustong sabihin. Huwag naman 'yung maladear MOR na story na mga message, okay? Message, special message for a special someone or something on Valentine's Day. Welcome po 'yan dito sa Dear MOR. At syempre, maraming salamat sa magagaling nating mga gumanap sa ating kwento for today, except for Dan Capuchon. Sino ba mga... O, eto na! Si Joshua Dan Lloyd Capuchon. At syempre, si Juana yung ating... Galing nito, bro. Si Kenneth Ancero. At syempre, hindi rin mawawala si Pierre, si Warly Alagaw. At syempre, si BFF Happy Chan Palma. Si Nanay Tess na mamala, Jamie Rubio, ah. Si Nay Heidi, si Sing Basena, si teacher natin Pogi, Jag Kamat, Trixie, napakagaling na artista, Bea, and of course, ang na-stress sa mag-jowag to. Ako po, ang na-stress sa dalawang yan. Maraming salamat, Joshua and Joanna. At syempre, nag-edit si Joko Loco. Yan. Bea, dun sa pakikipag-usap mo sa kanila over the phone, nag-video call kayo, tingin mo, magtatagal na yung dalawang yan? Si Joshua at saka si Joanna. Hindi ko pa rin sure. Makulit talaga yung Joshua. Makulit talaga. Cutie pie sila. Yun lang ang parang hindi pa rin sila personality. Parang kung ano sila dati, ganun din pa rin sila kakulit ngayon. Pero mukha naman, feeling ko naman natutuloy. Mukha magseseryoso na ba si Joshua sa buhay? Oo. Mature. Mukha namang mature. Nanonood eh. So, mukhang mature. Oo, magtatagal yan. Magtatagal o matatagalan bago ikasal? Ewan natin. Paghihintayan, maiinip. Ayan. Good luck sa inyo, no? Joshua and Joanna, and thank you so very much para dito. At maraming salamat din. Naging bahagi kayo ng ating Festival of Hearts, di ba, bilang ayuda sa papating na Hearts Day, Valentine's Day sa Monday. Mga kapamilya, happy weekend. Have a lovely, meaningful weekend. Siyempre, nako, maraming salamat din muna sa ating masipag na producer, si Sir Mark Makoy Marcos. Ayan, thank you so very much. Ayan, at siya ho ay tagatahi ng mga tao, ng mga kwento, ng mga, alam niyo yung datagpo-tagpo kami dito. Ayan, sa pagtsatsaga niya. Thank you so very much, Sir Makoy. Good job. Ayan, at syempre, nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. Yon, at ang aming pong laging paalaala, nako stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy and lovely.